Tambay lang ako dito, nag-aantay ng ano, ng oras. Di bali, mag-antay ako kisa naman hindi ako makaabot. 2 hours lang binigay ng petron. Kaya kailangan mag-antay ka talaga. Marami pa doon sa likod ko naka, ano, hindi ako lumabas. Dito lang ako sa loob. Kasi ang gasolina ko, oh, tingnan nyo. Gasolina ko, 3 bar na lang. Ipopultak ko ito. Yan ang oras ngayon. 10:38 na. So, ilang minuto na lang ang tambay ko. Para ipultang ko ang aking body. Kabody ko ito, partner. Partner ko sa araw-araw. Pag ako yaalis. Pag hindi ako alis, adi, tambay siya. Mga idol, andito ako ngayon sa Petron. 2 hours lang binigay. 11 to 1 p.m. Start sila. 50%. Diba sayang yun, idol? Kaya, kung kayo yung may mga sasakyan, kahit motor o kaya bike, pwede na yun. Gasolinahan nyo na yun. 50%. Pamasko ng Petron. Kaya nandito ako. Nakapila. Kanina pa ako nakapila dito. 9 a.m. nandito na ako. So, pagdating ko dito, panglima na agad ako. Meron pa pala na sa akin. Akala ko, may ako ang nauuna. Yung pala may nauna. Akin na yan, oh. May sinusundan ako. Ay, ang aking pwesto. Ako kasi siyempre nag-aantay. Yun. Marami pa yan sa tulok, sa likod ko. Marami pang sumunod sa akin. Kaya, antay tayo kasi once a year lang ito, once on the blue moon lang ito magkaroon ng 50% yung Petron. At saka hindi lahat na Petron na meron silang 50% kasi ano eh, 4 na Petron ang pinuntahan ko kagabi. Nagtanong-tanong ako. So hindi pala lahat, depende. Kaya yung dito mas malapit sa amin, mabuti meron. Kaya 9 AM nandito na ako. Antay mo na. Sa sound trip. Di ba? Oh, yun o. Nandito ako sa highway. Nakakapila-pila. Pero ang itsura ko. Kasi bagong gising. Yung mata ko may muta pa yata eh. Hindi to nakahilamos. Nagkilay lang ako. Di ba? Kasi yung kilay ko, pag hindi ako maglagay ng kilay, naaagnas. Kaya kailangan ko magkilay. So, wala pa. Malapit na. 10:35 na. So, 25 minutes remaining na lang. I-start na ang ano, ang mga pump boy. Tamang tambay-tambay muna, no? O sige. Video ko muna sa iba. Kunting tiis na lang. Malapit na. 10:39 na. Malapit na mag-11. So, pag mag-11 na yan, i-start na. Diba? Mga naman ito. Sayang din kasi 50% ang mahal-mahal ng gasolina ngayon. Diba? Kaya tambay-tambay muna ako. Tiis-tiis lang muna. Sanay naman ako mag-ano, magtiis. Sanay ako mag-antay. Hmm.
Uy, may mga may tugtog pa ako, hindi pa hindi kaya ako nito ma-CPR. Tayo lang, baka ako ma-CPR. Shout out nga pala dyan sa mga Team Turagsoy ko at sa aking sister GK14TV. Lahat-lahat na shout out sa mga kaano. At saka thank you pala sa ano, sa Trio Locos Truffles, at nanalo ako ng 200 GCash. Ayan. At saka 100 watts hour. Thank you so much sa lahat ng mga nag-sponsor ha. God bless all. Yeah, maraming salamat. At siyempre, sa nag-host at sa co-host niya. Video-video lang ako ha. Kasi ano eh, nainip ako. 10:43. Lapit na. Malapit na sa katotohanan. Hindi ako marunong kumanta. Mahilig ako sa kanta, pero ang kanta walang hilig sa akin, o diba? Till dito as part pala yun. Mainit sa labas, sobra. Siguro bago din ako, baby, lapit na. 10:45, bago mag-start, bawas na rin gasolina ko. Mainit eh, kung hindi ka mag-aircon eh. Imaginin mo, 9 a.m. nandito na ako. Magalaw ko ang kamay ko. May baon pa ako palang tubig, aray ko. May baon pa pala akong tubig, oh. Siyempre, alam mo na. Favorite ko yung kanta, yung Never Told remix. Never thought I could be someone as special as you. I love you. Okay, huwag niyo lang pansinin yung aking ano dyan. Kasi wala yan. Halatang naiinip na ako. Habang ako ay nag-aantay pala mga idol, nag-start pala akong mag-drive. Maniwala kayo sa hindi, sariling sikap ko lang. Hindi ako nag-school driving. Talagang as in hindi. Nung tinuruan ako ng husband ko, talagang hindi ako natututo. Kasi pinipressure niya ako eh. Just imagine ha, gusto niya matuto agad ako. Hindi naman yun, meron bang graduan na maging teacher ka agad? Natural, dadaan ka muna sa step by step. Ilang beses ko binalibag yung pintuan, tuturuan ako, daming sinasabi niya sa akin.
yung kiso daw, yung braso ko daw, kailangan ilalaga. Eh, siyempre napupuisit ako sa mga ganun eh, naiinis. Yung sabihin daming sinasabi na yung matigas daw yung mga buto ko, eh, alam nga naman, nagpa-practice pa eh. Diba? Meron bang buto-buto natin eh, lalambot na kaagad? Nag-aaway kami. Talagang, sabi ko, ayaw ko. Ayaw kong magano, mag-aral na lang ako. Tapos, siguro, tatlong beses niya ako tinuruan. Tatlong beses ko rin binalibag yung pintuan. Kasi nag-aaway kami eh. Dahil sabi naman niya, kailangan yung mata ko daw, yung tingin-tingin ako dyan sa side mirror. Meron bang magpa-practice, natitingin-tingin agad ako sa side mirror, kaliwaan? E paano kung dito sa harapan ko, eh, nabangga ko? Siyempre, nag-aaral ka pa nga lang eh. Hindi naman pwede nag-aaral ka. Paano hilingulingon ka na sa mga side mirror, Eh, siyempre, focus ka sa harapan. Ang katwiran ko kasi, hayaan mo yung nasa likod-likod yan. Eh, nakita mo naman, nagkahasad at saka bagal yung takbo natin. Eh, nag-aaral pa nga eh. Ay, talagang umalis na lang siya. Bumalik ng abroad. Hindi ako natuto. So, ang sabi niya sa akin, ang gagawin ko na lang daw sa sasakyan para hindi ma-stack, atras-abante ng gagawin ko. So, ginawa ko yun. Tuwing umaga, start ko, atras-abante. Eh, naisip ko, siyempre, ilang taon siya doon bago uuwi. Sabi, paano yun na may stack yung sasakyan? Nag-isip ako. Sabi ko, kailangan matuto talaga ako. Eh, di yung kapitbahay ko, may bata na wala na siyang pasok. Kumbaga, pang umaga siya, sa hapon, out na. So, ngayon, sa kapitbahay namin may bata. Ayun, niyayaya ko. Sabi ko, B, samahan mo naman ako, mag-practice lang ako ng drive. Gusto ko lang kasi, meron akong kasamang bata. Kahit bata lang, kasi in case na meron akong mabangga, mayroong saksi or ako ang binangga. Kaya ayaw ko yung mag-practice na walang witness, na kahit bata man lang, parang lumakas ang loob ko na meron akong kasamang bata. So, ang ginawa ko sa kalye namin yun, nag-hazard, practice, ganun-ganun. Hanggang sa, yun ang ginagawa ko. Hindi naman ako araw-araw ginagawa ko yun eh. Siguro mga 15 minutes lang, pag nakapag-ikot-ikot na ako, na mabagal, balik na ako sa bahay, uuwi na ako. Pagdating sa bahay, manunood ako na sa mga, meron kasing tutorial sa YouTube eh. Doon ako nanonood. Hanggang pagtulog ko, pagising ko, parang yung driving ang naiisip ko eh. Sabi ko, kailangan talaga. Ito yung this year, ang goals ko na ito, matuto ako mag-drive. Yun eh, 2019, January. Last year kasi, 2 years na ako magda-drive eh. Itong January. So ngayon, hindi sa kakaganon ko, mga 15 minutes lang man, hindi naman umabot ako ng isang oras magpa-practice. Ganon, uwi na ako. Siyempre wala batang kasama ko eh. Nung matuto na ako, nag-try naman ako. Sabi ko, try ko na kasi. Ang unang pinapraktisan ko pala, yung manubila. Yung gasolina, hayaan mo muna yun. Kailangan talaga yung manubila. Kasi yung manubila, yun ang pinaka-importante eh. Kasi ikaw magaganon-ganon ka, di ba? Ipapaliko, papaatras, yung mga ganun. Basta matigas kasi ang braso ko sa manubila. Eh, nung marunong na ako magaganon-ganon, parang magaan na sa pakiramdam ko. Sabi ko, pagkaya ko, nagagas-dagas na ako, medyo mabilis-bilis na ang takbo ko. So, yung anak ko, niyaya ko yung anak kong isa na mag-highway na, papuntang SM, Dasma. 5 AM, umalis ako. Kasi alam ko, sa mga oras na yan, wala pang gaanong sasakyan. So, parang free pa ako. Pwede pa akong sa mga sasakyan, yung sa kalsada. Kasi siyempre, wala pang mga gaanong sasakyan eh. Yun ang ginawa ko. So, nakarating ako ng SM. Umikot lang ako dun. Tapos yung pagtawid. Pag tumawid ako, natural, bubuksan ko yung bintana kasi hindi tanga ako masyadong marunong, hindi, as in, hindi pa talaga. Binubuksan ko yung bintana, tapos nagsisinyas ako sa kapwa ko driver na tatawid ako para makita nila na babae ako na nag-drive, na nagpa-practice pa lang. So, pinagbigyan ako niyan. Di ngayon, siguro sa galing from to Dasma, papuntang doong Tejero, 2 hours inihap ako nag-drive. So, yun ang pinakamataas ko na aray ko.
'yun ang pinakamataas ko na ano, na 'yun ang pinakamataas ko na ano, ang tawag dito. Sabi ko, 'yun ang pinakamataas ko na nagkalikot ako tayo ng practice. So nung nag-highway na ako, ayun na. Una, talaga ang maramdaman mo, nervous ka ba, maghahalo yan. Lalo na may kasalubong ka ng truck, feeling mo, babanggain ka, o kaya sasakyan. So, para akong matataranta, parang gusto kong sasakyan at humihingi lang sa krulo na ganun, tulungan nyo ako, natatakot na nga ako, na nervous, ganyan. Pero yun pala, sa una lang yun, siyempre nagpa-practice ka pa lang, ganun talagang mararamdaman mo. Pero ngayon, hindi na. Easy-easy na. Kaya sa una talaga, dadaan ka talaga sa mga ganong ano, sa mga ganong nararamdaman mo. Pero tiwala lang. Ang nasa isip ko kasi, kaya nga ng ibang babae, baka kayanin ko rin. Ganun lang yun, di ba? Yun ang nag-ano sa ano, isipan ko. Na kung kaya ng iba, kaya ko rin. So guys, yan ang sinishare ko sa aking experience sa pag ano ng na sa pagparili ko ng ano na drive. Tapos at natuto na ako sa ano, basta matutunan mo lang lahat-lahat pag ikaw nagda-drive, yung mga rules sa kalsada matutunan mo na. Sumasabay ako sa mga ano, sa mga bitirano ng ano, sa mga bitirano ng mga driver. So guys, thank you so much. Yan lang sinishare ko. Naiinip kasi ako dahil nag-antay ako, di ba, ng oras para magpagasolina. Kaya yun, nagbibidyo-bidyo ako sa sarili ko at naishare ko na rin ang aking experience sa pag-start ko sa pag-drive ng sariling sikap ko. Okay guys, thank you for watching. Mga idol, start na. Nandito na kami, malapit na oh. Nag-start na. Diba? Kasi 11 na eh. Start na. Tapit na, kailangan makultak. Ay, meron din palang nagbibideo. Ano, kapwa ako din YouTuber. Ayan na nga mga idol, yung kanyang dating 50 ano. O, diba? Magkano na lang yan, o? 25 na lang. Diba? Sayang. Napakalaking bagay sa mga nagbumotorista. Busy mga pampoy. Ayan. Nandito na. Malapit na talaga ako sa bungad. Lapit na talaga. Ako na, nakasalang na ako. O, diba? Asa na ba yun? O, nakasalang na ako, guys. Nandito na ako.